Tahimik kong nilakad ang daan ng pauwi sa aming bahay. Mag-aalas 8 na yon ng gabi, kung kaya binilisan ko ang paghakbang. Maliwanag naman ang buwan, kaya hindi na ako gaanong nahirapan sa pagbaybay ng landas ng aking tinatahak. Ramdam ko ang pagod dahil sa aking maghapong trabaho. Kahit may agam-agam sa loob ko na may hindi magandang mangyayari, nagmadali ako sa paglakad. Hindi ko mawari kung bakit parang may mga matang nakatitig sa akin, gayong mag-isa lang naman ako. Pinilit ko na lang na iwaksi sa aking isipan ang mga ganong bagay at itinuon ang pansin ko sa aking madadatnan sa aming bahay. Sana nakapagluto na si ate ng aming hapunan. Sambit ko sa aking sarili, sabay haplos sa aking kumakalam na tiyan. Napalunok ako ng aking laway nang mapansin kong papalapit na pala ako sa isang hanging bridge na dadaanan patungo sa aming baryo. Sa hindi ko malamang dahilan, kinabahan ako nung may naaninag akong taong nakatayo sa gitna ng tulay, hubot-hubad. Inisip kong baka aswang yon, dahilan para magsitayuan ang aking mga balahibo. Nag-alangan ako sa pagpapatuloy, subalit parang may sariling buhay ang aking mga paa. Nagpatuloy ako sa paghakbang. Dinig na dinig ko ang pagtibok ng aking puso. Tumagaktak na rin ang aking mga pawis dahil sa kilabot na aking nararamdaman. Noong nasa tulay ako, pilit kong sinipat ang taong nakatayo roon. Subalit, binalot ng ginaw ang buo kong katawan nung nawala iyon sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko alam kung saan iyon napunta. Dali-dali akong naglakad dahil sa sobrang takot. At noong umabot na ako sa bahagi kung saan nakita kong nakatayo ang lalaki, napako ako sa aking pwesto. Wala na ang hubot-hubad na taong iyon. At ang tanging naroon ay ang balat ng tao. Kumpleto ang buong balat mula ulo hanggang paa. Tuluyang nanamlay ang buo kong katawan at panandalian akong nawala sa aking sarili dahil sa sindak. Hindi ko alam ang aking gagawin, lalo pa nang mapansin kong presko ang nasabing balat. Nang matauhan ako, ay muli akong nakaramdam ng matinding hintakot dahil sa nakikita ko. Kahit na nasa gitna ako ng hanging bridge, ay hindi ako nagdalawang isip pa na tumakbo ng matulin. Wala akong pakialam kung ilang beses akong madapa. Dahil ng mga oras na iyon, ay ang tanging makauwi lamang ang ninanais ko. Tumakbo nga ako ng walang lingon-lingon hanggang makarating ako sa kabilang pampang. Noong makaalpas ako sa tulay, kahit papaano ay nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan. Pero dahil hindi pa nawawala ang aking takot, ay muli akong kumaripas ng takbo patungo sa direksyon ng aming bahay. Hingal na hingal ako pagdating sa tapat ng aming tahanan. Kaagad kong kinatok ang pintuan. Subalit natagalan pa bago iyon buksan ni ate, kung kaya tinawag ko siya ng tinawag hanggang sa pagbuksan niya na ako. Nang makita niya akong humahangos, ay matagal siyang napatitig sa akin. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagtataka, kung kaya sinabi ko sa kanya ang naging karanasan ko. May balat ng tao roon sa tulay. Noong una, nakita ko may humutubad na lalaki. Pero nung makalapit ako, wala na siya. Tapos, doon mismo sa kinatatayuan ko, ay naroon yung balat ng... Bigla akong natigilan sa pagsasalita noong nakita kong dahan-dahang kumurba ang ngiti sa kanyang mga labi. At sa hindi ko malamang dahilan, ay kinilabutan ako. Paul, gutom lang yan. Halika na sa loob, nagluto ako ng sinigang. Wika nito na hindi pa rin nawawala ang mga ngiti. Napatitig ako sa kanyang mga mata at kinilabutan ako noong mapansin kong seryoso ang pagkakatitig niya sa akin.
Bakit kaya nagkakaganyan si ate? Takot na tanong ko sa aking sarili. Alam kong may mali sa ate ko, subalit dahil sa gutom, ay pumasok na ako sa aming bahay. Sumunod ako kay ate patungo sa kusina. Namilog ang aking mga mata noong makita ko marami siyang nilutong pagkain. Sige na, Paul. Kainin mo ang lahat ng yan. Sabi nito sa akin habang kumukuha ng pinggan. Tumango ako sa kanya at pagkatapos ay niyaya ko siyang sumabay sa akin. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay tumanggi siya. Kumain akong mag-isa, samantalang si ate nakatayo lang sa gilid ko at nakatingin. Masapit to ate ah. Puri ko sa kanya, sabay lingon. Bigla na lang akong natahimik. Napansin ko kasing parang tumaba ng kaunti si ate. Medyo humaba rin ang kanyang buhok at bagyang lumaki ang kanyang ilong. Talaga ba? Gusto mo rin bang tumaba ng kaunti kagaya ko? Nagsitayuan ang aking mga balahibo sa tanong niyang iyon. Alam na alam ko sa aking sariling hindi ako nagsasalita. Pero nakakapagtakang nabasa niya ang aking isipan. Oh, bakit ka natigilan dyan? Ubusin mo na ang inihain ko para sa'yo. Napatawa ng malakas si ate noong sabihin niya iyon. Umiling-iling naman ako dahil sa sobrang kilabot ng kanyang ekspresyon. Noong matapos na ako sa aking pagkain, ay sinabihan niya akong iwan na lang ang mga pinagkainan ko, kung kaya kaagad na akong pumasok sa aking silid. Nang nasa kwarto na ako, hindi ko mapigilang mapaisip dahil sa kakaibang ikinikilos ni ate. Sumagi na rin sa aking utak ang tungkol sa balat ng taong nakita ko sa tulay. Mas lalo pa akong kinilabutan noon dahil sa mga bagay na umuukilkil sa aking isipan. Bigla na lamang akong napahiga at nagkunwaring tulog noong marinig kong may mga yabag na papalapit sa aking kwarto. Ilang saglit pa ay tinawag ako ni ate sa kinakabahang tono. Hindi ako sumagot. Bagkos, ipinagpatuloy ko ang aking pagtutulog-tulugan hanggang sa tuluyan na ako nakatulog. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Nakaramdam ako ng pananakit sa katawan, kung kaya kaagad akong dumiretso sa banyo para maligo. Noong makapasok na ako, ay napatingin ako sa salamin. Naisip kong nangangayayat na ang aking katawan dahil sa trabaho. Natigilan na lamang ako sa pag-iisip nang may narinig akong kumalampag sa loob ng aking silid. Hindi ko alam kung ano yun, pero bigla akong kinilabutan. Nagmadali ako sa aking pagligo at nang makatapos ay agad akong pumasok sa aking silid. Napansin kong nakabukas ang aparador ng aking mga damit, kung kaya dali-dali akong lumapit doon. Akmang kukuha na sana ako ng aking damit nang may nahulog sa sahig. Napaigtad ako at napahiyaw noong makita ko ang balat ng taong kagaya na nakita ko sa tulay. Ang pagkakaiba nga lang ay mahaba ang buhok noon at animoy pagmamay-ari ng isang babae. Ano ito? Paano napunta yun dito? Gulong-gulo ang aking isipan at halo-halo ang aking emosyon. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hubot-hubad man, ay lumabas ako ng aking silid upang hanapin si ate. Nakarinig ako ng kalabog sa kusina, kung kaya doon na ako dumiretso. Nang nasa tapat na ako ng pintuan, saglit akong tumigil dahil bigla ako nakaramdam ng hindi magandang kutob. Dahan-dahan akong sumilip sa pintuan. At mula roon ay nagsitayuan ang aking mga balahibo sa buo kong katawan at nangatog ang aking mga tuhod. May taong nakatayo sa loob ng kusina at ang kanyang buong anyo
ay siyang nagbigay ng matinding kilabot sa akin. Wala kasi siyang balat mula ulo hanggang paa. Napako ako sa aking kinatatayuan at napatitig sa nilalang na dahan-dahang lumilingon sa akin. Pagkalingon niya sa akin ay bigla akong naihi. Paano naman kasi? Parang luluwa na ang kanyang mga mata at kitang-kita ko ang ngipin niya at gilagid. Hinahanap mo ba ang ate mo? Nasa silid mo siya kanina ba? Gumapang ang matinding takot sa buo kong katawan noong marinig ko ang malalim niyang boses. Napaisip ako sa sinabi ng nilalang at nanlumo ako dahil katulad na katulad pala ng balat ng nahulog mula sa aparador ko ang balat ni ate. Pinilit kong gumalaw upang makabalik sana sa aking silid, pero dali-daling lumapit sa akin ang nilalang. Hinawakan niya ako sa aking balikat at saka nagsalita. Ang ganda naman ng balat mo. Pwede bang akin na lang ito? Pagkawikan o nang walang balat na nilalang ay nanigas ang buo kong katawan. Sinubukan ko pang magpumiglas, subalit hindi ko nagawa. Walang ano-ano ay nakaramdam ako na parang may naguhubad sa akin. Dahan-dahan iyon hanggang sa naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking katawan. Ilang minuto pa bago tuluyang rumehistro sa aking utak ang nangyari. Wala na akong balat. At lumipat na iyon sa katabi kong nilalang na nakangisi habang nakatitig sa aking kabuuan. Anong ginagawa mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinaplos-haplos niya ang balat niyang pagmamay-ari ko. Anong uri ka ng nilalang? Bakit mo kinukuha ang mga balat ng tao at basta-basta mo nalang iniiwan? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya sa pamamagitan ng aking utak. Napatawa siya ng malakas na animoy nababasa niya ang laman ng aking isipan. Bago pa ako makagalaw, ay hinawakan niya ako sa aking tiyan. Tuluyang nagdilim ang aking paningin noong magsipaglaglagan ang aking mga lamang loob sa sahig. Bago tuluyan, nawala ang aking kamalayan. Narinig ko ang paghabhab ng nilalang sa aking naman loob.